ako makakapunti. Something came up kasi. Gusto ko siyang mabaliw kapag hindi ako nakikita. Hustler ka na talaga. Bagay sa'yo yan. Di ko nga alam kung kakasya sa akin to, baka magmukha lang akong suman. Pag mahal ka ng isang tao, kahit ano pang sautin mo, maganda ka sa paningin niya. Nagkikita pa ba kayo ni Georgia? Kasi tinatawagan ko siya eh, pero hindi siya nagre-return call sa akin. Is she alright? Oo naman, okay naman siya. Galit mo siya sa akin? Naku, hindi galit sa'yo yun. Honestly, miss na miss ka na nga niya eh. Nasaan siya ngayon? Sa kondo niya. Kahit anong effort ang gawin mo, you're still fat. But don't be offended. I'm just telling the truth. Alam ko naman. Good that you're aware. Pwede ba tayo mag-uusap? Ay, hindi ko na kasi sinasadya na mahalin ka. Ang hirap din kasi pigilin eh. I'm just so happy right now na kasama ka ngayon. Happy din ako kasama ka. Ano si Emma? Buong mo siya intindihin. Pinaabot po sa akin ni Mang Mando, nakalimutan niyo po itong lipstick sa sasakyan ni Serong. Emma, seryoso ako. Feeling ko may kreda yung asawa mo. Grabe, iba talagang kamandag mo, Mars. Alam mo, pag ginusto ko maging kabe, papa-tutor ako sa'yo. Lesson number one, dapat maging maganda ka. Naglinis ng kotse mo si Vicky. Nakuha niya to. Nandito pala itong lipstick ko. Ano mo, Em, sa tono ng boses mo kanina, parang sinasabi mo na meron akong babae. Naamin ko naman na naisip ko yun, pero mali ako. Kaya, sorry na. May lakad ka ba ngayon? No, tayo ng sine mamaya, tapos mag-dinner date na lang tayo. Akala ko sa akin tong lipstick na nakuha ko kay Emma. Eh, nandito naman ang lipstick ko. Pinawawala ka sa akong lipstick. Anong sabi niya? Eh, noona, nang hinala. Don't worry, I'll be more careful next time. Ikaw din, mag-iingat ka. Tignan mo, yung post ni Georgia. May bago na pala siyang boyfriend. At isa, kakatuwa naman si Georgia. Nakahanap na din ng lalaking walang sabit. Talaga? Sabyanan mo na yung lipstick? Eh, malay mo naman, nagkakampihan yung mag-inang yun para lang makalusot. Flor, tama na yan. Matinong lalaki yun si Rome. Napahiya patuloy sa Emma sa asawa niya. Tigilan mo na yan. Sorry, Emma, ha? Pero hindi pa rin talaga ako kampante. May something eh. Dito pa rin yung kutob ko eh. Flor, wala nga. Nagtampo na nga yung tao sa akin eh, kaya bumawi na lang ako nung isang araw. Anak, alam mo mabuti na rin yung banggitin mo ang hinala mo kay Rome. Maganda yung nasasabi mo ang lahat sa kanya. Importante doon eh, open ang communication ninyo mag-asawa. Para nang sa ganun, sabay ninyong maaayos ang problema. In fairness sa inyo, no? Pagkalmado kayo, tsaka hindi kayo nakainom, may lumalabas na words of wisdom. Eh, siyempre, napagdaanan ko na yan eh. Ninalas nga lang ako. Pero anak, kabahan ka na. Kapag napansin mo na itong si Rome nakikipag-usap mag-isa sa telepono. O kaya eh, lagi niyang nilalak ang cellphone niya. At hindi mo alam ang code. At pagkatapos eh, iba na. Pag-uwi niya, ibang ruta na. Diyan kakabahan. Eh, bakit naman po? Kasi naman anak, yun na talaga ang unang senyales na may kalandian ang asawa mo. At kapag nangyari yan, alam mo yung kalandian na yan? Magiging diretso papuntang kumuno yan. At dadaw-daw si Mister. At padiretso ng pababa yan. At pag bumaba na yan, hindi mo na mahihila ang pesteng kabit nila. Hugot pa mo, Aling Lourdes! Aling Lourdes naman, para naman hong tinakot niya pa ho si Emma. Hindi ho yun magagawa ni Rome kay Emma. Hindi ho siya ipagpapalit kahit na kanino. Bakit mo naman nasabi yun, Kuya? Simple lang. Mabuting babae si Emma, matinong lalaki naman si Rome. At the end of the day, ang matinong lalaki pupunta pa rin sa mabuting babae. Dahil yun ang tunay na nagmamahalan. At yun yung nagtatagal. Kumain ka ha? Gusto ko healthy ka. Abang wala pala ako, nakikipagkita ka sa bago mong boyfriend, ha? Huh? Hindi. Ikaw lang ang boyfriend ko. Eh, sino naman itong sinasabi mong the only man who makes me feel like
I'm his only queen. Yung ba yung post ko sa social media? Yung naka-holding hands. Yun ba yun? Para kay Emma yun. Kasi para hindi siya mag-isip ng kung ano about us. Para isipin niya na may iba akong boyfriend. Cute ko! Ang cute mo, nagsiselos ka. Nagtatanong lang po. Ayaw pong aminin, nagsiselos siya. Nagsiselos ka. Club. Ikaw, gusto. Hindi lang, kumain ka lang. Good job. Hi, Austin! Tita Flor. Hi, Tita Flor. Treat ko na sa inyo to. Wow! Thank you, Bess. Oh, what will you say to Tita Flor? Thank you. You're welcome. Alright, you wash your hands. Come on, wash your hands. Buti naman natapasyal kayo dito. Tsaka may kasalanan din ako sa'yo. Sorry kung ako yung nagdikdik sa isip mo na may iba sa room dahil lang sa lipstick. Eh, ang lakas mo kasing maghinala eh. Bes, mas okay na sigurado, no? Guilty unless proven innocent. Sarap ah. Hi, Tita Flor. Can I borrow your phone? Phone daw, Bes. Sure, but you have to eat this after, ha? Pasta's good. You like it. I'll just put my passcode. Tita Flor, may passcode din ang phone mo. Kasi kay Daddy, may siyang passcode kaninang umaga. Talaga? May passcode yung daddy mo? Opo. Kaya hindi ako nakaplay kasi hindi ko alam yung passcode. Alam mo ba passcode ni daddy? Hindi. Parang ngayon lang nagkaroon ng passcode ang daddy mo eh. Eh, teka nga mo. Akin na, itanggalin mo na yung passcode. Itanggalin mo na kasi. Akin na kasi, ayan. Oh, you go play muna there, Austin. Emma. Hindi mo alam ang passcode ni Rome. Oh, bakit? Anong bakit? Bakit hindi mo alam? Hindi mo ba naaalala yung sinabi ng nanay mo tukol dyan? Kabahan ka lang kapag napansin mo na itong si Rome nakikipag-usap mag-isa sa telepono. O kaya eh, lagi niyang nilalapat cellphone niya. At hindi mo alam ang code. Bakit naman po? Yun na talaga ang unang senyales na may kalandian ang asawa mo. Sa nanay mo na nang galing yan. Expert yun sa mga lalaking pariwala. Yan na yung senyales ng panglalandinero. Ikaw, umandar na naman yung paghihinala mo eh. May passcode lang, may kalandian na agad. Ay, huwag mong nilalang lang yan, ha? Dapat alam mo yung passcode ng asawa mo. Eh, hindi ko nga alam, eh. Tsaka, bakit masama ba yun? Big deal ba yun? Di ba pwedeng dahil, alam mo yun, gusto niya ng privacy. Hindi dapat ganun, Emma. Alam mo, dapat alam ng misis yung passcode ng asawa niya. Yung iba nga, eh. Alam yung password ng social media account sa email nila. Lahat-lahat alam nila. O, iba nga ako. Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman kailangan alamin. Dahil may tiwala naman ako sa asawa ko. Huwag kang masyadong nagtitiwala sa tiwala. Nako, may basura yan sa phone niya. Kaya hindi niya pinapakita sa'yo. Pwede ba? Tama na. Baka marinig pa tayo ng bata. Tsaka hindi naman gagawin ni Rome yan. Kaya tama na. Ikaw rin, bahala. Eh, paano kung tama ako?
Alam mo, passcode lang yun. At hindi naman ako katulad mo na hinala na lang ng hinala. Dahil kung meron mang totoong kabit yung asawa ko, mararamdaman ko yun. At sigurado naman ako na hindi magagawa ng asawa ko yun sa akin. Okay? Tapa na. Huwag natin sirain yung araw. Mo, magugustuhan mo doon. Isa sa pinakamasarap na restaurants yun sa area na yun. Okay. Kita tayo. Bye. Ang aking ha. Tama. Ingat pare. Tara! Oh. Ba't ka nasa sulok, bro? Ito. Meron akong kamiting. Paring luwag-luwag dito. At tapos, andun ka sa sulok na kipag-usap. Alam ko sino yan, pare. Si Georgia ba yan, ha? Relasyon na ba kayo? Ha? Relasyon? Medyo. Masaya sana kung patikim-tikim lang tayo. Para hindi masyado mahirap ang buhay. Eh, yun nga eh. Alam mo, biglaan lang daw, pare. Talagang hindi ko pinaplano. Alam mo, pagkasama ko kasi si Georgia, parang nawala ko ng problema. Dami kasing problema sa bahay. Pagkasama ko siya, saya-saya ko. At saka dumating na rin ako sa punto, parang gusto ko siyang alagaan. Ano na si Emma, asawa mo? Alam mo, pare, mahal ko si Emma. Pero si Georgia, ibang mundo namin. Bro, ito, advice lang, ha. Si Emma at si Georgia, parang dalawang planeta yan. At umiikot sa'yo dahil ikaw yung araw nila. Pwede yan silang dalawa, pwedeng magkasalubong. Pwedeng sumabog. Ha? Tanda mo yan, pwedeng sumabog yun. Flor, ano bang nagawa sa'yo ni Rom? Bakit mo siya laging pinaghihinalaan? I mean, yung una, yung lipstick, tapos ngayon, yung passcode. Kuya, hindi ko lang kasi matanggal yung kutob. Si Emma dapat ang nakakaramdam niya, nadaig mo pa siya. Alam mo naman kasi yung si Emma, masyadong bulag sa asawa niya. Hindi niya yung pag-iisipan ng masama. Mahirap magpintan ng walang ebidensya, ha? Mamaya, pagawayan niyo ni Emma. Kahit wala pa akong nakikita, hindi pa rin ako kampante. Alam ko na may tinatagong babae yan sa room sa kaibigan ko. Si room yun na. May kasamang babae. Kuya! Kuya! Kuya, si room nakita ko doon. May kasamang ibang babae doon. Nalagpasan na natin, no? Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Manong, balik nga kayo doon. Umikot nga kayo. Doon lang po. Ma'am, hindi po pwedeng mag-retire. May ano po dito. Flor, oo nga naman, delikado. Mamaya mapahamak pa tayo. Saka isa pa nag-aantay sa atin si Aling Lourdes. Eh, kuya, paano ko makikita yung itsura ng babae ni Rom? Balikan na natin, please. Namalikmata ka lang kasi naghahanap ka ng ebidensya eh. Mamaya, yun yung nakita mo kasi yun yung hinahanap mo. Hindi! Hindi yun imagination lang, kuya. Nakita ko talaga si Rom doon, may kasama ibang babae. Sabi ko na, ay, tama talaga yung hinala ko eh. Manuloko talaga yung lalaking yun eh. Thank you, ah. Alam mo, hindi ko na-expect na ilalapas mo ko ngayon. Bakit naman hindi? Siyempre, nag-iingat lang ako kasi baka may makakita sa atin dito. But this is a safe place. Huwag ka maglala. Excuse po. Yes. We have a special discount for couples today. Wow, thank you. Sir, you have a lovely wife. Ah, yes, she is lovely.
this is for you. For your lovely kids. Cheers. Emma. Oy. Emma, nasan si Rome? Napadaan ka. Gusto mo kumain? Hindi. Nasan si Rome? Kakaalis lang. May flight. Bakit? Anong oras siya umuwi kagabi? Para mga 8 p.m. ata. Dito na. Nasan siya nung mga 4 p.m.? Teka nga muna. Ba't para kang investigador? Emma, I'm so sorry. Baka isipin mo na masyado akong makulit. Pero kahapon, nung kasama ko si Kuya, may dinaanan kami sa Makati. Nasa loob kami ng taxi, nakita namin si Rome. May kasamang ibang babae. Emma, magka-holding hands sila. So, hindi lang kalandian yun. Kabit niya yung babaeng yun, Emma! Teka muna, paano naman tayo nakasigurong si Rome yun? Bakit? Nakita mo ba talaga? May picture ka ba? Siya yung nakita ko, okay? Walang picture. Pero malinaw yung mata ko, bes. Alam mo yan. O sige, ulitin natin. Ano ba yung eksaktong nakita mo? Anong suot? Anong ginagawa? Oh. Well, nakatalikod si Rome. Pero naka-black suit siya kahapon, tama? Oo, naka-black suit. Eh, pero hindi lang naman siyang nag-iisang tao sa mundo na may black suit. Pero tama ako, naka-black suit siya. Tapos alam mo, bes, yung babae, medyo sexy, na maputi. Parang may kulay yung buhok, tapos parang white yung dress niya. Tapos kahit nakatalikod siya, halatang halata kung gaano siya kalandi. Pero bes, nakatalikod nga eh. So paano mo nalamang sila yun? Alam mo, puntahan na lang natin. Sumama ka sa akin para malaman natin kung sino kabit ang kasawa mo. Teka. Sino may kabit? Kasi naman to si Flore. Naghihinala na may kabit daw si Rome. Alam mo, Georgia, kung talagang friend ka namin, sumama ka na. Tara na, bes. Bilisan natin. Teka lang, kukunin ko pa yung bag ko. Bilisan mo. Pasensya na po ah, hindi ko po kasi maalala. Madami po kasi kaming customers dito. Masyado ka naman yatang makakalimutin, miss. Dapat tinatandaan niyo yung itsura ng mga customers niyo. Eh paano pag pinasok kayo ng terorista dito? Bes, huwag mo naman takutin si ma'am. Eh kung hindi talaga niya maalala, eh, hayaan mo na, halika na, umuwi na tayo. May CCTV ba kayo? Doon natin makikita si Rome tsaka yung kabit. Pinapaayos po kasi yung CCTV namin nung isang araw pa po. Ano ba naman yan? Ano, tara na. Wala tayong mapapala dito. Halika na. Teka lang. Last na to. Kuya, tingnan mo nga yung picture na yan. Kasama daw niya ang isang sexy na babae. Kasi kuya, kabit niya yon. Eto yung totoong asawa. Tayo na, bes. Umalis na lang tayo. Nakakahiya na. Sir, excuse po. Yes. We have a special discount for couples today. Wow, thank you. Sir, you have a lovely wife. Yes, she is lovely. Ma'am, di po namin naging customer tong lalaking to. Okay. That's about it. Emma, I don't think nalulukoy ka ni Rome. Mahal na mahal ka niya. Kasi eto ka. Nanghihinala ka. Alam mo, nakakasira ng relasyon yan. Ewan ko ba naman dyan kasi kay Flory. Ang kulit-kulit eh. Ayan na, napagbigyan na kita. Alam ko namang hindi ako lulukohin ng asawa ko eh. Umuwi na tayo, nakakahiya. Alika na. Oo, nakakahiya talaga. Sobrang naiirita talaga doon sa floor na yon. Akala mo siya yung asawa ni Rome kung makahinala.
Buti na lang hindi ka binuking ng waiter. Siyempre, lalaki yun. May mga broko dyan mga lalaking yan na hindi nila aminin yung mga kalokohan na kapwa nila lalaki. Ah, sige, andyan na si Rome. Bye! Busy? Hindi naman. Miss na kita. I miss you. Tara, labas tayo. Ha? Kain tayo sa labas. Sumo? Naku, babe. Pwedeng... Huwag muna tayong lumabas-labas. Eh, kasi... Bakit? Nag-text kasi sa akin yung friend ko. Tapos? Tapos, nakita niya tayo sa isang restaurant. Yung kinainan natin. Oo. Oh. So, what's wrong with that? Eh, syempre, friend ko yun. Okay lang naman. Pero paano kung... friend ni Emma? Kunwari si Flor, nakita tayo, di ba? Ayoko naman ma-stress ka. So, huwag muna siguro tayong magkita for a while. Alam ko na mamimiss kita. Pero para rin naman sa'yo yun eh. Okay. Salamat. I'll make sure naman na mamimiss pa rin ako ng sobra. Oo? Tingin mo? Yes. Tingin mo, natabi lahat ito. Rome, napadami yung ginawa kong leche flan. Gusto ko sanang bigyan si Chandler, di ba? Paborito niya yun. Oo, paboritong-paborito niya yun. Pero hindi ko siya makakasama sa flight. Pero yun na lang. Ita-text ko siya. I'm sure nandun lang yun. Okay. Emma, I don't think nalulukoy ka ni Rome. Mahal na mahal ka niya. Kasi eto ka, nanghihinala ka. Alam mo, nakakasira ng relasyon yan. Thank you for being a good husband to me. Mahal na mahal kita, Rome. I love you too. Alam mo, Ems, siguro dapat matulog na tayo. Pagod na ako eh. Hey. Okay. Ngayon lang ako tinanggihan ni Rome. Nakakagulat nga eh, never naman tumanggi yun kahit pagod. Tsaka parang nakakalungkot lang na pagkatapos na sabihin kong mahal na mahal ko siya, eh, bigla na lang siya natulog. Weird naman nun para sa isang lalaki. Hindi, wala lang siya sa mood. Emma, huwag ka magagalit ha. Pero senyalis na yan. Na ano, may kabit na naman si Rome. Wala kasing lalaki na tatanggi sa sex, lalo na sa asawa niya. Baka nag-i-enjoy niya sa ibang babae. Alam mo, Flor, hindi ako nag-iisip na hindi maganda sa asawa ko. Okay, kilala mo yung mister mo bilang asawa mo, bilang tatay ng anak mo. Pero kilala mo ba siya pag wala na siya sa tabi mo? Pag nasa eroplano siya? Pag nasa ibang bansa siya? Alam mo, sabi nila, yung mga mister daw, pag umaalis ng bahay, parang binata daw yan. Eh, hindi nga ganun si Rome. Ewan ko sa'yo, Flor, aalis na nga ako. Hindi kita bibigyan ng leche flan. Kanino mo nang ibibigay yun? Bibigay ko na lang to sa kaibigan ni Rome bukas. Teka lang, piloto ba yan?
Oo, bakit? Si Chandler. Sige, sama mo ako dyan, ha. Kilalanin natin yung kaibigan ni Rome. Kailangan natin makilala si Rome sa mata ng kaibigan mo. Kasi alam mo, yung mga piloto, nilalaan din ng mga stewardess yan. Yun ang mga nagiging kabit. I'm Georgia. Kaibigan ako ni Emma. Nasaan ka ba nung magkakilala si Emma at ang anak ko? Sana ikaw na lang ang una niyang nakita. Alam mo ba kung nasan si Rome? Bukas pa daw yung dating ng flight galing California. Eh kung sabihin ko kaya sa'yo na nandito siya sa hotel kung saan kami nagsiseminar, maniniwala ka kaya sa'kin? Emma! Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang anong ginagawa mo dito? Ha? Alam. Ang sabi mo sa'kin bukas pa ang uwi mo, sinong kasama mo dito? Ha? Nasaan ang babae mo?